Tatlo silang pare-pareho ng apelido na maglalaban-laban. This at, May 2022 elections, oo, no? Tatlong Poblete. At kung titingnan mo din yung kanilang mga nicknames, halos magkakatunog. Magkakatunog. Diskarte daw yan, di ba, pag ganitong eleksyon, pag gusto mong medyo lituhin ang mga botante. Mm-hmm. Distraction. Distraction. Okay. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Emilia Lourdes Fule Poblete is the second child of Clarito Areng Poblete, who was mayor of Silang, Cavite during the first decade of the 21st century. Omil, as she's fondly called, first entered politics in 2010 when she ran for councilor and won. She served in the post for a term, then in 2013, gunned for her father's post to become the first lady mayor of Silang. Omil remained the highest-ranking official in the municipality for two terms, then passed the baton over to her sister Socorro. This coming May elections, however, Cory decided to take another path and return the mayoralty to Omil. But before this succeeds, the people of Silang have to decide between Omil, two other Pobletes, and three others who are aiming for the seat in City Hall as well. Tonight, we welcome Silang Cavite mayoral aspirant and former mayor Omil Poblete. Welcome to the show po. Hi! Hello! Yeah. Ma'am, tama po ba na kayo po ang first lady mayor ng Silang Cavite? Yes po, totoo. Oh, kanina po na pag-usapan na namin ni partner ano sa simula na medyo interesting at makulay po yung magiging labanan diyan sa Silang Cavite. First, tatlong Poblete po ang maglalaban-laban. Tama po ba? Yes, totoo. At maging yung nicknames mo ninyo, halos magkakatunog. Merong Odi, merong Omil, at merong Omil. Yes. Ano pong reaksyon nyo nung nalaman nyo po na tatlo po kayong Poblete na maglalaban-laban at yun nga, halos pare-pareho po ang inyong mga nicknames. Bakit po kaya ganun? Yun ang siguro. Talagang siguro ano, ganun po talaga pag sikat, talagang ginagaya po eh. Pero ang pinakamabigat nyo pong makakalaban, meron pa po kasing isang independent na si Orlando Lanz Amadure. Pero meron pong Alston Kevin, si Attorney Kevin Amutan. Sino pong makukonsideran yung pinakamabigat nyong kalaban dito po sa lima or anim? Meron pa palang Perando, si Professor Joey Perando. Yung pong ano, ang naglalaban lang talaga pong ano dyan is yung Attorney Kevin and ako po, Omil Poblete po. Okay. Ma'am, si Kevin and si Mayor Socorro, yung incumbent silang mayor, eh nakakaisang term pa lang po. Bakit papalitan nyo po kaagad itong kapatid nyo na nakaupong mayor ng Silang? Yes po, kasi sabi niya, ako na lang daw umuli ang magpatuloy muna kasi parang gusto niya ako ipersulit yung kanyang masteral study po ngayon. Ah, mag-aaral pala, partner. Kaya tayo nagtataka eh, no? Oo. Parang one term pa lamang, papalitan na ng kapatid. Hindi daw, hindi ho kasi parang naiisip tuloy ng ilan na dahil nakatatlong terms kayo, parang pinampalit lang yung kapatid, tapos after na magpahinga, babalik po kayo ulit. But more of, kasi mag-aaral ulit si Mayor Socorro. Yes po. Okay, puntahan po natin siguro ang Silang mismo. Partner, diretsuhin na natin. Meron ho ba kayong mga bagong plano o gustong ipagpatuloy na proyekto para dito sa Silang? Kung sakaling kayo naman ang palaring manalo bilang mayor. Yes po. Gusto po natin ipagpatuloy yung pagpapatapos natin ng aming government center dito po sa Silang. So ngayon po, nasimulan ko na po. Nung time po ng previously po, nasimulan na namin magkaroon ng Cavite State University doon. Tapos during my time po, nasimulan po natin magkaroon ng new municipal hall building. Then now po,
ongoing po yung ano natin, ginagawang pagamot ng bayan and yung ating bagong RH building. Plus, ganun din po yung ating pong new PNP and Fire Department, Police Station and Fire Department po. At isa rin po ba sa pagtutuunan nyo ng pansin, ma'am, ay dahil nga po itong Silang Cavite papuntang Tagaytay, daanan na po ito, di po ba? Tapos unti-unti yes, na rin pong nakikilala yung inyong lugar at pinatatayuan na nga ng bahay dahil dumarami na rin ang mga tao sa Tagaytay. Ano po ang ginagawa ng Silang para maingganyo pa ang mga tao na tuon? Yes, ma'am. Actually po, now, kami po yung bagong ano po eh, kasi we are parang work garden capital of the South. Kami po yung tinagurian ng ano po, plantita of the South. Kami po yung pinakamaraming, nung nagkaparoon po ng pandemic, dito po sa amin lahat nagpuntahan at nagbilihan po ng mga ornamental plants. Pinag-uusapan plus, din lang. Go ahead, ma'am. Go ahead, yes, ma'am. Plus ngayon din po, marami rin po kami mga restaurants dito na al fresco. So kaya napakarami na rin pong talagang pupunta para po i-try itong mga iba't ibang restaurants po dito sa Silang. Actually, partner, sasabihin ko lamang na pagka dumadalaw ka nga ng Tagaytay, minsan bahagi na yun ng Silang, yung restaurant na yun. Eh, akala mo Tagaytay na, no? Eh, pero ito ay territory pa rin ng Silang. Pero ang tanong ko, ma'am, may kinalaman sa COVID response, isa ang Cavite sa mga lugar na isa sa ilalim o sa alert level 1. Sa palagay ninyo, napaghandaan pa ho ba o napaghandaan ho ba ng kasalukuyang administration ang pagbukas ng Silang Cavite at pagluwag ng mga restriksyon? Oh, yes po. Naka-ready naman po ang ating government po sa pagluwag po ngayon. At sa katunayan nga po, na 9 na lang po ang cases po dito sa bayan ng Silang. In spite of madalas hong puntahan ng Tagaytay and Silang, no, kasama na ho ang Silang pagka dinadalaw ang Tagaytay. Pero bago ho tayo mag-break, ma'am, ang question ko po, ang hanging question ko, gaya ng ibang mga lugar sa Cavite, pinulsohan din natin, partner, kung sino ang malakas na presidential candidate at yes, vice presidential candidate. Sama na natin yan. Pero bago nyo sagutin yan, ma'am, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Puro bola, puro pangako, nakakasawa na. Ang gusto natin, totoo. Kaya tumutok gabi-gabi dahil magpapakatotoo na sila. Siguro naman sa pinagdaanan ko sa buhay ko, maliwanag naman hindi ako duwag na tao. Pag may election, kailangan talaga maisiwalag. Ano ba yung mga accusations dapat sa kanya? Kasi dapat bahagi ito ng pagkilati sa kanya ng taong bayan na bubota sa kanya. That is the job of the president, to protect the interest of our nation geographically, sa tubig, sa hangin, at sa lupa. Makinig at makialam. Sumubuti na po yung namimigay kaysa nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Hindi ko suportado ang NPA, pero hindi ko sila makukundina dahil alam ko ang lalim ng pinaghuhugutan ng kailang pagreklamo na umabot sa armadong pakikipaglaban. Paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko? Wala po tayong hawakang portfolio kundi maging Super Assistant President. Yeah. Vice President na. You are the Vice President. You are the number 2 official of the land. Magpakatotoo ka. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi sa programang Sa Totoo Lang, dito sa 1PH. Haven't loaded your Cignal box for 3 months? It's time to bring back the awesome! Just load any amount until March 31. Through Smart Load Retailers, Smart Pasa Load, and online.
to get your next load for free. What are you waiting for? Enjoy your favorite channels and discover more when you bring back the awesome. Tight sa budget pero gusto manood ng premium channels? For as low as 30 pesos, you can watch up to 81 channels. Wow! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart SIM to pasaload. Choose your desired light load and access over 100 premium channels non-stop for 2 days. Yan ang hashtag Signal Hacks with Signal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Silang Cavite, mayoral aspirant and former mayor, Omil Poblete. Ma'am, kanina po si Partner Jay, meron kang hanging question yes, bago tayo magderetsahan. Mm-hmm. Eh parang derechahan tanong na rin to. Yun ang unang-una, sige. Ito na po ang aming derechahang tanong. Ano ho ba, sino ho ba ang mainit dyan sa Silang Cavite? Sino po ba ang nangungunang presidential at vice presidential candidates on the ground? Napalingong ka sa kaliwa mo. Parang nagtatanong ng ano, ng tulong eh. Ano, sino nga ba? Di ba, kasi po, last time, meron po akong mga ilang nakausap, talk to, ano po, yung ilang po na parang nakita po namin sa survey, eh talagang malakas pa rin po dito ay BBM. Uh-huh. And CBP, ano po, and BBM, and Inday Sara po. Mayor Inday. For Vice President. Uh-huh. Pero sa pa rin po ang lead. Opo, sa Silang Cavite, well, natatanong natin to dahil ang isang presidential candidate po natin ay isang Cavitenyo. Ano po ba ang suportang makukuha po ni Senator Ping Lacson sa Cavite? Uh-huh. Yes, actually po, yung aming po mga barangay captains dito naman po, eh, lahat po is for Senator Ping po. Ngayon na ho, derechahan na, partner. Pahihingahin muna namin kayo. Ngayon, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na sagutin o ibigay po ang inyong opinyon sa mga isyong nakadikit sa inyong pangalan. Ibinabato po ng inyong mga kalaban o problema ang kinakaharap sa lugar na inyong tinatakbuhan. Pero mayroon lamang po kayong isang minuto. Isang minuto. Yes, para po sagutin ang bawat katanungan. Clear naman po, ma'am? Yes po. Alright. Okay, partner. Alright. Ang unang derechahang tanong, tumakbo at nanalo kayong mayor noong taong 2013 hanggang 2019. At ngayon, umuupong mayor ang inyong kapatid. Derechahang tanong po, ma'am. Nagpapalit ulo lang ba ang mga Poblete sa Silang? Hindi po. We're just doing the ano, parang po may continuity po lahat ng mga projects and programs po natin dito sa bayan ng Silang. Okay, wala pa isang minute yun, ha? Pwede nyo pong sagutin. 10 segundo. Oo, sagutin ng mas mahaba pa rin po yung ibang mga katanungan. Kung gusto nyo po, ito, nitong mga nakaraang buwan, ay madalas kayong nakikitang kaakibat po sa mga proyekto at programa ng inyong kapatid na si Mayor Cory. Tulad na lamang po nitong dumaan na Sumilang Festival kung saan kayo ay Execom Chairperson. Diretsahang tanong, tama bang gamitin po ang programa ng inyong kapatid para sa inyong sariling kampanya raw po? Actually po, I'm just helping po yung aking sis, yung aking kapatid. And nagkataon po na ako nga po previous mayor. So inanong lang na mas makaka-relate din po ako na makatulong dito po sa ating mga programs. Kasi po, ngayon lang po after the pandemic, ngayon lang po ulit nagkaroon ng ano po, fiesta. Uh-huh. After 2 years na 2 years po na walang town fiesta. Ngayon lang po ulit nagkaroon ng town fiesta. Pero paano nyo po natulungan? Dahil nakatatlong term din naman po kayo mama, no? Paano nyo po natulungan? Paano nyo po natulungan yung inyo pong kapatid sa pamumuno po sa bilang mayor ng Silang Cavite? Yung experience nyo po, paano yan nakatulong sa inyong kapatid ngayon na incumbent? Yes, kasi naman nagtutulungan po kami ng aking sister sa pag-ano po, nag-ano po kami, nagtutulungan po siya sa pag-ano, mga
pag-divide ng aming mga trabaho po. Kasi ang laki po ng Silang. Actually, dito po sa Cavite, we're the second largest in terms of land area. And in terms of population naman po, pang number 5 po kami sa Silang. So, tinutulungan ko po yung aking kapatid sa mga programs and projects po dito. Especially daw po, dumating po yung nagkaroon po tayo ng taal volcano na problem. Plus, dumating pa po yung pandemya, yung COVID-19. Mm-hmm. So, parang hindi rin kayo napahinga. Ano, during your sister's term, ay nariyan pa rin kayo para tulungan or gabayan po siya doon sa mga, yes, mga sabi nyo nga, programs or mga desisyon na siguro medyo challenge sa kanya para magawan na ma-desisyonan. Umaagapay, no? Oo. Yes po, true. Totoo po yan. All right. Partner. Mm-hmm. Eto, ma'am, nakunan po kayong kasama sa meeting ng pagdalo ni Presidential Candidate and Senator Ping Lacson sa Silang. Diretsahang tanong, ini-endoso niyo ho ba ang kandidatura ni Senator Lacson para sa Pangulo? Alam niyo po, dito po sa ating bayan, lahat naman po ay wini-welcome natin pag pumunta. Palibasa po, ang ating Senator Ping ay taga Cavite at meron din siyang pong farm dito sa Silang, wini-welcome po natin yan. Plus, nung pumunta po rito si BBM, sinamahan din po natin umikot dito sa bayan ng Silang. As a matter of fact, last Friday, andito rin po si Yormin Isko Moreno. And meron na rin pong ngayon na pupunta rin po ang si BP Lenny rito po sa Silang at papasyal din po. Madalas mapagkamalan po ang ilang lugar sa Silang Cavite nga na parte ng Tagaytay. Katulad ng sinabi mo, partner, kanina. Diretsahang tanong, ano ang gagawin nyo para maiangat pa ang turismo sa Silang? Kanina ho kasi minention nyo na talagang kahit na nasa ilalim tayo ng pandemya, dinarayo kayo ng mga plantita. And then, marami po kayong alfresco. At siguro, ayan, turismo. At para mas maliwanag para sa mga tao na hindi Tagaytay ang Silang Cavite, diba? Kasi baka minsan nasa Tagaytay na, ay nasa Silang pa sila, ang sinasabi, galing kaming Tagaytay. Yeah. Kumbaga, magkaroon po kayo ng sarili ninyong identity. Totoo po yan. Yes po, since ngayon po, nakilala na kami as the Garden Capital of the South. So talaga na ina-hype na po namin na kami po ay more of ornamentals. Yan po yung sino-showcase na po namin talaga dito sa bayan ng Silang. Uh-huh. And ano pa po ang inyong balak para pausbungin pa yung turismo nga po? Yan po, since ngayon po, ang Silang is nakikilala na because of that, plus yung aming pong alfresco restaurants nga po here and napakarami namin pong mga events, wedding, events place na dito na rin po sa Silang. So we asked them also, the owners of this mga places, na they have to promote Silang as Silang, not as Tagaytay, not as ibang bayan po. Para lang magkaroon ng sariling identity po ang bayan ng Silang. All right, partner, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Bilis, no? Sulitin lang weekend with these steps. Yes! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart SIM to pasaload. Choose your desired light load and enjoy over 100 premium channels for 2 days. Yan ang hashtag Cignal Hacks. Make weekends more awesome with Cignal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. Mga satellite, mahigit 3 months na ba kayong hindi nakapag-load? Oras na para ibalik ang saya sa Satellite TV. Mag-load lang ng kahit anong amount hanggang March 31, 2022. And get your next load for free! Sulit ang pagbabalik ng masayang pananood sa dami ng channels na pwedeng subaybayan. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa suking retailer at magpa-load na!
Watch fresh episodes of Step Up Season on the UAAP Varsity Channel, available on Cignal Channel 263 HD and on Cignal Play. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us, Silang Cavite mayoral aspirant and former mayor Omil Poblete. Okay, ma'am, dito na po tayo. Medyo na-warm up ka na namin kanina. Eto, dahil balita po namin ay mahilig po kayo at magaling kayo sa Zumba. Kung inyo pong ilalarawan, sasayaw ang estilo ng kanilang pamumuno. Sa anong tugtugin ng Zumba ninyo maihahambing yung mga sumusunod na personalidad? At papangalanan natin itong yung Poblete, ating ano? Party-party. 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 Ready na po ba kayo? Yes po. Alright. Sa anong estilo po ng sayaw sa Zumba nyo maihahambing si Pangulong Rodrigo Duterte? Yung clap snap? Clap snap. Paano yun, ma'am? Kailangan nyo i-demonstrate yun para makita namin. Oh. Clap snap? Paano? Isa pa. Ah? Again, ma'am, again. Clap. Clap snap? Clap snap? Ah, may ganun. Kasi this is my hand sign po eh. Pero dapat clap sign. Ayun. Bakit po? Bakit dun sa claps na? Parang ano po, kasi pag kinanob nyo po natin si President Digong, instant eh, action man. So, pag ano niya, instant. Action man po. Zumba rin pala yung clap snap, no? But tingnan natin kung mapapa-induct tayo ni Mayor dito sa susunod na personality, si VP Lenny Robredo. Anong Zumba step yan? Senyorita. Ayan, opo. Senyorita. Senyorita. Paano yung senyorita? Paano yung senyorita? Paano nga ba? kasi siya lang po yung girl doon sa ano eh. Sa aspirant na presidential po eh. Aha. Pero paano po sinasayaw? Paano sayaw sa ano? Sa Zumba ng senyorita? Yung iba po kasi, dinadance nila sa TikTok para mas danceable pag na-TikTok po eh. Oo. So, paano bang step ng senyorita? Senyorita. Yung gano'n, di ba? Yung? Partner, kaya mo ba yan? Kaya mo, mas malambot yung katawan ni Mayor. Parang nakahawak sa dibdib. Punta na po tayo sa sinasabi niyo po kanina na pag we check on the grounds, ang talagang mainit, diba? Ang talagang sikat po si Vice President Lenny Robredo at si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. So ano pong Zumba dance or music para kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos? Boom boom. Boom boom. Okay, paano po yung boom boom? Boom boom Marcos. Oo, boom boom Marcos. Opo, parang bong bong, boom boom. Di ba? Lakas ng dating po eh. Ito, Presidential Aspirant Ping Lacson. Ano po? Macho, macho man. Macho, macho man. Sa bagay, military guy. Mm-hmm. Pag nga naman tinignan mo na kagad si Senator Ping, talagang ramdam mo yung pagka-macho. Yung tikas niya. Yes. Ito kaya, kasing tikas, ano kayang pang-Zumba music nyo po kay Cavite Governor John Vic Remulla? We will rock you. We will rock you. Okay. Paano ba yun? Paano ba yung step nun, partner? No? Hindi ko alam eh. Ayan. Diba? Rock you. Thank you for joining us, Silang Cavite mayoral aspirant and former Mayor Omil Poblete. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Silang Cavite, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.
puro bola, puro pangako, nakakasawa na. Ang gusto natin, totoo. Kaya tumutok gabi-gabi dahil magpapakatotoo na sila. Siguro naman sa pinagdaanan ko sa buhay ko, maliwanag naman hindi ako duwag na tao. Pag may election, kailangan talaga maisiwalag. Ano ba yung mga accusations dapat sa kanya? Kasi dapat bahagi ito ng pagkilati sa kanya ng taong bayan na bubota sa kanya. That is the job of the president, to protect the interest of our nation geographically, sa tubig, sa hangin, at sa lupa. Makinig at makialam. Subuti na po yung namimigay kaysa nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Hindi ko suportado ang NPA, pero hindi ko sila makukundina dahil alam ko ang lalim ng pinaghuhugutan ng kailang pagreklamo na umabot sa armadong pakikipaglaban. Paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko? Wala po tayong hawakan portfolio kundi maging Super Assistant President. Yes. Vice President na. You are the Vice President. You are the number two official of the land. Magpakatotoo ka. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi sa programang Sa Totoo Lang, dito sa 1PH. In our country, basketball is in our veins. We are always a fan of big moments, defensive plays, dunks, game winners. We are always a fan of superstars, soon to be stars, and most especially, our own. For the game we've always loved, we're always a fan. Watch the NBA 75th anniversary season on NBA TV Philippines, TV5, and One Sports. Programang mapapanood ngayong Miyerkules ng gabi sa 1PH. Hatid sa inyo ng PLDT Home. Do you know that the province of Isabela was named in honor of Queen Isabel II of Spain? Not only it is the largest province here in Luzon, it is blessed with plains and rolling terrain that produces most of the country's corn and rice harvest. And there are so many captivating places in Isabela that every serious traveler must visit. And just like most regions or localities here in the Philippines, the cultural heritage of Isabela can be found in its food. From the newly discovered lobster lugaw to the heritage pancit kabagan and the most sought-after sorkele, and Aling Valens Longganisa, Isabela dishes are filling as they are delicious. And of course, this northern adventure wouldn't be complete without trying the joyful treats such as corn coffee, corn pastillas, corn ice cream, and muriecos. Hi, I am Clan Garcia. Welcome to another episode of Discover Eats. And I'm your food buddy, Andre Co. Join us as we explore Isabela. Galing nung taco niya mismo, iba yung texture niya. It's so good. I'm gonna have a second bite dito. I am so impressed with these flavors that, you know, this is one of the foods that I will travel back over and over again. Eh, sabi nila, babalik at babalik ka rin dito.
ako growing up, puto talaga was my morning food. Traveling from Manila to Isabela is an interestingly long drive. But for those who know what awaits them in Isabela, the welcoming food is truly worth the trip. Discover Eat's first stop is at Aling Luring's Goto and Serkele. Goto is rice porridge, a simple dish that has a variety of versions in different parts of the country. It is cooked plain, while some are prepared with either chicken or beef used as the main protein ingredient and base on which to boil the rice. Serkele, on the other hand, is a unique dish in this part of the province simply because it is an original dish of Aling Luring. It is Aling Luring's creative take of the dunuguan, or blood stew. Now let us try their famous dishes goto, serkele, rice cakes, and palabo. We're here right now at Aling Luring's specialties, a very popular spot here in Kawayan, Isabela. And right now we're together with Miss Kathy, the store manager of Aling Luring's. Good morning po. Thank you for having us, Miss Kathy. These are breakfast stop upon landing here in Kawayan, Isabela. Yes. So, Miss Kathy, tell us about Aling Luring's. Aling Luring's is my paternal grandmother. Okay. She started Aling Luring's Gotohan in Baliwag, Bulacan, way back 1972 pa. And then my father planned to put a branch here in Kawayan. Mm.